Mula sa entrance ng gusali ng Public Attorney's Office o PAO hanggang sa ikatlong palapag, umabot ang pila ng mga magulang at mga batang nabakunahan ng Dengvaxia. Matiyaga silang naghintay para masuri at makuna ng blood sample sa mga paslit. Para malaman po yung dugo niya. Yung dugo niya kung may ano, may infection ba. Bilang nanay, halimbawa, pag mag-ano siya, maglagnat-lagnat ba, siyempre, may naano ng dikit ding back siya. Ang PAO din ang nagsasagawa ng autopsy sa bangkay ng mga nasawing batang nabakunahan ng Dengvaxia. Sa gitna ng patuloy na pag-autopsy ng PAO sa mga nasawing bata, may pangamba si Dr. Raquel Fortu ng Department of Pathology ng UP College of Medicine. Baka masayang di umano ang ginagawang pagsusuri ng PAO. Hindi naman daw forensic pathologist ang PAO Forensic Division Chief na si Dr. Erwin Erfe. At hindi rin daw malinaw kung anong proseso ng pag-autopsy at pagsusuri sa mga labi ang sinusunod. Masasayang lang yung mga autopsies na ginagawa nila kung hilaw naman pala, hindi ganun ka-informative. That's very unfair to the parties requesting these autopsies. Kasi in-entrust sa inyo yung kaso. Kinwestiyon din ni Fortune ang nakalistang credentials ni Erfe na siya ay fellow ng American College of Forensic Examiners. It doesn't follow na porke nag-attend ka ng mga courses, expert ka na dun. Hindi ganun yun. And we do have certifying bodies. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Erfe. Pero si PAO Chief Persida Acosta, tinawag na unethical ang pag-question ni Fortune sa credentials ng mga doktor ng Public Attorney's Office. May ginigilingan din daw si Fortune dahil isa siyang consultant ng Accra Law Firm, ang legal counsel ng Sanofi. Hindi naman ito itinanggi ni Fortune. Sa kanila naman, ay gusto naming malaman ano tong ebidensya, particularly dun sa pathology part, na sinasabing namamatay daw dahil sa produkto namin. Di ba? Nakakatakot yun. You wouldn't want that. Sa gitna naman ng panawagang itigil ng PAO ang pag-autopsy, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na posibleng gamitin nila ang findings ng PAO para sa kanilang investigasyon. Pero hindi rin naman isasantabi ang pagsusuri ng UPPGH. Yung kanilang mga reports and kung pwede yung kanilang mga tissues na nakuha and to give this to the UP expert panel para mapag-aralan naman ng UP panel. Ang kaso, hindi raw sinasagot ng PAO ang sulat ng DOH na humihingi ng kopya ng kanilang reports. Wala pang pahayag kaugnay nito ang Public Attorney's Office. Chino Gaston, GMA News.